Kamusta ka dyan, Mang Jerry, sa City Cemetery? Kamusta ka dyan? Kasi naman sa sir. Wala bang nawawala dyan na kalansay na binuksan na nito? Wala naman, oh? Wala po, sir. Ang putang kumanito na dyan. Mang Jerry, walang ano, walang binuksang nitso dyan? May mga kabaong ba nabukas dyan? Mga wala na kalansay? Wala po, sir. Wala naman. Sir, lagi kumanito yung niputan. Ang may nagpa-disinter dito, justice ko, tulungan ko sila. Dinabalik din namin kaagad na ano, maayos sa nitso. Okay, sige. Ganito. So, nagpa-disinter yung reinter. Oo, ganito, Mang Jerry, kasi mayroong kalansay na nakita sa Santa Lourdes. Nakita mo ba yung kalansay? Na nakita mo na? Wala pa po, sir. Wala pa. O sige. Dito, marami ako nakikita kahit yung magkasama tayo noon, nagpistang patay. Oh, di ba? Pag piyestang patay, magkasama tayo. Meron kang binubuksang pasintabi sa mga kumakain tanghalian. May inuod, mayroon pang mga dugo-dugo. Di ba? Nakikita ko yun. Ikaw ang umahawak nun, matindi. At nilalagay mo sa sako, di ba? Sige, ganito. May bangkay. Papakita ko sana sa iyo yung bangkay. Gusto ko lang malaman sa tingin mo. Ikwento ko na lang, ha. Yung bangkay na ito, kunti na lang yung ngipin bago dry na siya, tapos may biak na sa ulo, eh. Tapos medyo maitim na siya. Itong kwento ko ito, sinasabi ko ito, pagpalagay mo lang, napipicture out mo ba? Sa tingin mo, mga gaano nakatagal? Ito, kung gano'n status nun, sir, matagal na po yun. Kasi, kung bago lang namatay, pag isang buwan o sobra, isang buwan o dalawa, malang sakayan at saka may laman-laman pa natitira yan sa mga litid. Ganun? Upo kahit yung utak. Oh. Diba sa mga ano yan, parang gatas yan, eh. Ang utak natin pag nagbaho na. Yun ang grafika lang sa... Okay, isang buwan sa... Hindi, sa ano tayo, formalin? Baka may formalin yun. Eh, kung may formalin po, sir, hindi naman ganun. Ano, halos dali ko nang tinatanggal dito. Oo. Maputi pa rin siya sa ano ng nicho. Ewan ko lang yan, kung inaabot yan ng tubig dagat, una ano sa putikan, kaya umitim. Wala. Sa posibil na rin na ano, wala pang isang buwan, sir. Hindi, walang gubat kasi yun siya. Ang pwede lang mangyari sa buto at kalansay na yun, pwedeng naulanan, pwedeng nainitan, at pwede rin kainin ng mga hayop gubat, yung mga laman-laman. Ano po yun, sir? So, ano yan ang bayawak? Talagang balik-balikan nila yan. Kainin nila talaga ang laman. Pero kainin pa ng bayawak, sir, yung utak. Hindi basta nila maano sa loob ng bungo. Di basta matanggal yun. Hindi po, sir. Kasi kahit mag-asisa ko dito, mag-utopsy kami mga 2 taon. Apat na buwan, nalabas namin buo pa talaga. Ano na? 2 taon na bangkay na nandyan sa loob? Pagka nilabas ninyo, buo pa? May laman-laman pa? Buo pa, sir. Kasi lagi man ako nag-asisa mag-utopsy. Kahit sa loyo lang. Oh, sige. Pag tinawag nila, tulungan ako sa kanila. Oh. Kung inutopsy ito yung sa ultimatory, nanon na mga polis. Oo. Matitan linggo bago nila nakuha. Buo pa nga. Buo pa. Okay, sige. Yan ay may formalin kasi, kaya siguro, ano, tapos kulob. Buo, kaya kahit naabuti ng 2 years, buo pa. May mga laman-laman pa. Wala, sir, masisa ito. Paano na yung balat? Paagnas na. Paagnas na, oo. Pero kung halimbawang ano, Mang Jerry, halimbawa na 2 weeks pa lang, halimbawa 2 weeks pa lang, ha, yung bangkay, mga 2 linggo o 3 linggo, sa tingin mo yung bangkay na yon, pag nasa labas, hindi na sa loob ng kabaong, pagka naulanan, naarawa, sa tingin mo magiging kalansay kaagad, tapos yung bungo niya talagang crack na kaagad sa ulo? Ay, hindi po, sir. Kung may crack sa ulo, malamang napinalo yun. At saka yun laman yan, hindi basta maubos yun. Kasi ang unang mabubulok lang, itong piece niya lang ng fear natin, tapos sa balikat. Pero ito sa mga ribs natin, matagal yan mga ano. Oo. Matagal matanggal yan. Matagal matunaw. Okay. Kasi yung sinasalvage na katulad yung galing sa Tagbarong, si Ate dito ng PNP. Oo. Tinuksan ko sa baldi, nalagay lang sa baldi. Sa baldi? Tinuksan ko, nilipat ko sa ano para may libing ko lang doon sa Kulumbaryo. Oo. Magkas pa. Oo. Ilang araw na yun, buo-buo pa nga kahit yung braso. Ano na? May mga araw pa lang pero kompleto pa rin talaga. Kompleto pa. Kompleto pa po, sir. Kita lang yun sa Tagbarong, isinatid nila rito. Okay, sige. So ito, kung
kung ikaw yung titingin dito sa kalansay na at bungo na nakita, hindi ito 2 weeks kundi matagal na. Opo sir, sana sa pananaw ko ay bungo. Kahit sabi may bitak ang bungo niya, ang tutak hindi pa sa mga ano niyan. Maubo sa loob ng ulo ng bungo. Oh, ay pag natunaw yan, pagkala mo, gatas na yung kundins, nakagrap ka lang saya. Ah, ganun? Eh, paano yung uod? Di ba kasi mabilis talagang kumain din ng laman ng tao yun, yung mga uod-uod? Oo, kung kinain man ng uod, inuod siya ng gusto. Oo. Makikita dyan sa bangkay, nandyan pa rin yung ibang uod. Kasi siksitin pa rin nila yung mga, ano, mga katas-katas na naiwan dyan sa lupa. Oo, ganun, ganun ang pangyayari pagka inuod talaga. Okay, so... Hindi na matago yung ano, yung malalaki ang uod na nagano sa... ano, ng patay na tao yan. Oo. Pagka ganitong ano, yung base doon sa akin yung kwento ko sa'yo, sabi ko nga, konti na lang yung ipin bago dry na yung bungo, kulay itim na. Sa tansya mo lang, mga gaano nakatagal, taon na kaya ito o buwan pa lang? Ay, matagal na po, sir. Matagal na po yun. Kasi dito kahit magbuno, tapos dinabasihan ko talaga yung ulo. Ulo? Kaya yung utak, utak talagang pinakamabaho yan. Pag natunaw na, garabi ka lang sa... Okay. Pagka ano, pagka dalawang linggo, dapat nangangamoy pa. Dapat may laman pa, nangangamoy. Oo, oh, mangangamoy pa yan, sir. At saka dun sa kinamatayan niya. Kasi yung katas magkakayo, ano, sa lupa. Ay, kung ano yun, kung maulanan ang maulanan yun, baka mawala na rin yung lang siya. Wala, kahit maulanan yan, sir. Kalisado ko kahit mga singaw dito na nito. Pag nire-reaker ko na, halimbawa, nagtakit sila, purahan, hapo na, hindi masara ng gusto yung... ano, pintuan ng nicho. Dalawang linggo, mag-isang buwan, bago maangamoy ng gusto. Oo. Okay, sige. Saka hindi ka naman, kahit kumaulanan, sir, hindi mangingitim sa agad yung ano. Yung bungo? Yung bungo. Oo. At saka yung... Maliban lang kung sa lupa, may puti, maputi kang kinamatayan niya. Yan. Ay, madali siya maano sa putikan. Oo, pero hindi basta mawala yung amoy. Nandoon talaga yan. Matagal mawala yung amoy ng tao. Kaya dito pag nag-ano kami na mag-asisa kung magutok siya, damit ko sinusunog ko eh. O, oh, ganun? Eh, nag-ano talaga sa damit niya. Oh, so ito, pagpalagay natin ito na matagal na talaga ito, hindi, ano naman eh, hindi naman tayo nangingi alam doon sa investigasyon, pero ito, na nakatawag lang ako sa'yo kasi ikaw eksperto talaga sa mga kalansay, sa mga patay, na-experience mo ito, kabisado mo yung ganitong usapin, Mang Jerry. Bilang sa pulturero. Oh, ano ko na, kabisado ko na yung ano, bangkay na ganyan na kahit matagal na kung hindi siya malulog sa putikan, hindi mangingitim yung bungo kahit mga puto niya. Mang Jerry, yung 2 weeks na yan na walang formalin, walang gamit, tapos exposed siya, ano yung sa tingin mo na nakakabit pa doon sa bungo, sa ano, sa mga kalansay? Yung anis niya, yung buhok, matagal maano yan, sir. Kasi kung kinain niya ng hayop, oo. Ang sa ating experience ko, ang dinibiran nila pa agad, iyan. Pero yung... iyan nila pinapanatan yan. Oo, iyan talaga, kasi doon yung mga bituka-bituka ng tao. Opo. Pero yung sabi mo, yung anit, yung buhok? Sa oo, kaya lagi ako nagtanggal dito kung may nagpa-disinter. Napakapit na talaga ang anit. Kahit nagutoksikan ko. Sa loob ng... kapit pa yan. Oh, sa loob ng dalawang linggo, yung buhok, kapit na kapit pa yan doon sa bungo. Opo, sir. Okay, sige. Malinaw na. Oo. Mang Jerry, maraming salamat dito sa pag-share, ha, ng experience mo dito sa mga patay, sa bungo at kalansay, at sa dyan sa sementeryo natin. Thank you, Mang Jerry. Okay. Thank you, sir. Maraming.